pera na para makaluwas tayo sa Maynila. Talaga po, makaka-uwi na ako. Dali, Otep, uwi na ako sa amin. Mag-uwis ko kayo. Take care of my Apo Mercedes. I'll see you in a few weeks. Tita, nami-miss mo ba yung kapatid mo? Hi, Lola. Ikaw! I don't believe it na buhay ka. Agwa, wala ka nang babalikan dito. Pumunta na sila ng Amerika. Hindi na sila babalik. Dahil hindi ka na nila mahal. Marshall, bakit? Pagkita mo ba yung envelope? Marshall, bakit ka bumalik? Naiwan namin mga passport namin, Mama. Mas mabuti nang mawala ka na sa buhay nila para makapamuhay naman sila ng tahimik at normal. Nani Rosie! Mang Ben! Anong ginagawa mo rito? Sama niyo na po ako. Wala na po akong mapupuntahan. Wala na po ang pamilya ko. Anong walang pamilya? Eh, kanina kausap lang namin yung lola mo. Ayaw niya po sa akin. Parang awa niyo na. Sa inyo na lang po ako. Ben. Ben, sinyalis na ito para sa atin si Agua. Hindi nga pwede, Rosie. Hirap na nga tayo sa buhay. Papigat pa yan. Ben! Kawawa naman yung bata. Walang mapupuntahan. Baka mapahamak yan. Parang awa niyo na po, Mang Ben. Isama niyo na po ako. Hindi ka namin kaano-ano. Hindi ka namin kargo. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang sa inyo. Wala na po sila. Umalis na po sila. Kayo na lang po may hinihan ko ng tulong. Ben, hindi ka ba naaawa doon sa bata? Walang kukup-kup doon sa bata. Ben, para sa akin man lang. Rosie, hindi. Nakapag-desisyon na ako. Hindi natin sasama yung batang yan. Tara na, uwi tayo. Sige. Uwi ka! Hindi mo sasama si Agua. Iwan mo na rin ako. Rosie, tigas sa manang ulo mo eh. Tita? Come in, come in. Tita Amalia. Anong ginagawa mo dito? Si Doc po. May dala po ako para sa kanya, tsaka kay ate, tsaka kay Bendita. You went out of your way para dalhin lang yan dito? Mangungusta lang din po ako. You're too late. Nakalis na sila papunta ng Amerika. Unay, saan po kayo pumunta? Kanina pa po kayo hinahanap ni Ma'am Solita. Sa mga Christie. O ano, Nay? Nakita niyo na po ba yung hinahanap niyo? Si Agua? Wala na sila. Umalis na sila. Pupunta daw ng Amerika. Hindi naman po tayo pwedeng sumunod sa Amerika eh. Masyado pong mahal yun. Hindi ko ho alam. Bakit? Kailangan ba sila magpaalam sa'yo? Hindi naman ho yung ang ibig kong sabihin. Bakit lungkot na lungkot ka? Meron po ba kayong numero nila sa Amerika? Kukumustahin ko lang po sila. Sino ba talagang kukumustahin mo? Sila o ang manugang ko? Paano po yun, Nay? Mukhang hindi na natin makikita si Agua. Pwede pa naman yun. Diyan sila nakatira. Kaya kahit anong mangyari, babalik at babalik sila dito. Paano po, Nay? Pag sa Amerika na sila tumira. Pwede pa naman, Todd. Huwag mo nga akong bisitin. Hindi ko nang alam kung anong gagawin ko eh. Basta maghihintay tayo. Kahit na umabot pa ng ilang taon. Kahit tubuan pa tayo ng ugat, maghihintay tayo. Masasaan ba at aayon din sa atin ang kapalaran? Tita, nagpapasalamat lang po ako kay Doc. Sana po huwag niyo naman pong lagyan ng mali siya yun. Ilang beses ka bang kailangan magpasalamat? At inakusa mo pa ako na malisyosa ako. Eh, ikaw dyan ang may kahinahilalang ginagawa. Isipin niyo na ako anong gusto niyong isipin. Alis na ako. Sa inyo na lang po ito. Ayoko niyan, ayoko niyan. Pangpasikip lang yan sa refrigerator ko. Baka mahawa pa ako sa sakit mo. Wala po akong sakit. You may not be sick, but your behavior is sickening. You may leave now.
Nakakatuwa, ano? Himbing na himbing. Para tayong merong munting anghel. Anong anghel ang pinagsasabi mo dyan? Parang impyerno ang dinanas natin bago natin naiuwi ang batang yan. Hirap na hirap tayong itago yan. Ilang beses pa tayong tumigil para lang ilubog yan sa tubig. Napakalaking abala talaga. Ikaw naman, ano pa kinabibwisit mo? Nakauwi naman tayo ng maayos. Dito din pala natin iuwi yung batang yan. Umutang-utang ka pa ng pamasahe. Nauwi lang naman pala sa wala. Ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman dating ganyan. Ha? Bakit masyado kang bugnutin? Di ka ba natutuwa niyan, oh? Nawalan man tayo ng anak, pero binigyan tayo ng Diyos ng kapalit. Munting anghel. Rosie, hindi yan si Lenlen. At kahit kailan, kahit lumaki pa yung agwang yan, hindi niya mapapalitan sa akin si Lenlen. Divina, pinapatawag ka ni Mama kasi... Okay ka lang ba? Okay lang. Umiiyak ka ba? Wala. Pinapatawag ba ako ni Tita? Oo. Kasi may utos yata sa'yo si Mama. Nani Rosie, tulungan ko na po kayo. Ay, hindi na anak. Mabigat yan. Ako na lang. Pahinga ka na lang. Narinig mo si Ben. Huwag mong pansinin yun. Galit pa po ba sa akin si Mang Ben? Hindi galit sa'yo yun. Galit yung sa mundo. Ho? Masyado po malaki ang mundo. Oo nga, no? Ang laki ng mundo, no? Kaya nga ang laki ng busangot ng mukha nun, eh. Nabawasan tuloy yung pagkapogi niya. Pero dati, masayain siya. Kaya nga minahal ko siya. Pero, siguro, ngayong nandito ka na, baka maipagbati mo na sila ng mundo. Sabi ni Nani Rosie, hindi na daw galit sa akin si Mang Ben, pero lagi pa rin siyang nakasimangot. Otep, ano kayang pwede kong gawin para kausapin naman ako ni Mang Ben? Hayaan mo, Agwa. Kapag nakilala ka ni Mang Ben, tiyak, mapapamahal din siya sa'yo. Teka, nagsasalita ka? Oo naman. Teka, nagsasalita ka? Oo naman. Paano? Binubukas ko ang bibig ko. Ganito, oh. Eh, bakit ngayon mo lang ako kinausap? Ewan ko. Siguro kasi ngayon ka lang may tinanong sa akin. Kaya kita sinagot. Buti naman, may makakausap na ako. Minsan kasi, nakakalungkot. Kung nalulungkot ka dito, bakit ka bumalik? Umalis na kasi ang pamilya ko. Ano? Iniwan ka na nila? Hindi, Otep. Hindi ko lang sila hinabol. Ano? Bakit naman? Kasi, yung kasama nila ako, lagi may gulo. Gusto ko naman maging masaya na sila. Huwag ka na malungkot, Agwa. Kami na muna ni Dalia ang pamilya mo. Talaga? Salamat, Otep! Agwa! Agwa! Sino kinakausap mo dyan? Mga kaibigan ko po. Sila Otep at si Dali. Sumasagot ba sila? Opo. Bumati naman kayo kay Nanay Rosie. Gandang araw po, Nanay Rosie. Oh.
O, bakit? Hindi niyo po ba sasagutin si Otip? Sabi ho niya, magandang araw. Magandang araw, Dali! Hindi po siya si Dali. Si Otip po siya. Ha? Teka, asan si Dali? Nahihiya lang po siguro si Dali. Nanay Rosie, hanapin lang po namin si Dali. Sige. Ingat lang, ha? Opo. Bye, Nanay Rosie. Oo. Wow, ang bata ito. Sobrang lungkot, kinakausap na pati mga isda. Ben! Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap. Yun ang isda. Nagbabaka sakali. Ayun, gaya pa rin ng dati. Kunti pa rin ang huli. Ano, nakalimutan mo nang kumain. Bakit ba ang aga mong pumalaot? Alam mo, Rosie, kailangan natin magdoble kayod eh. Nagdagdagan kasi yung papakainin natin eh. Ito naman, hindi naman pabigat yung bata. At saka ayaw mo ba yun? Meron tayong paglilibangan? Eh, ikaw lang naman naglilibang dyan eh. Ben, meron akong hihilingin sa'yo. Ano naman yun? Pwede ba maging mabait ka dun sa bata? Aba, Rosie, napakaswerte mo ng batang yan. Papakainin ko na nga. Aba, kailangan ko pang aliwin. Kawawa naman yung bata eh. Nalulungkot siya kasi nawalay siya sa pamilya niya. Kanina nga, narinig ko nakikipag-usap sa mga isda. Abay, baka may tama yung batang yan. Ben naman, ano ka ba? Hindi ganun. Siguro, nakikipag-usap siya kasi nililibang lang niya yung sarili niya kasi nga nalulungkot siya. Eh, kaya naman pala niyang aliwin ang sarili niya eh. Tsaka pwede ba, Rosie, huwag mo na kusama sa kalokohan mo yan. Ang pasalapat pa nga siya. Pinatira ko pa siya dito sa bahay natin eh. Aray. Mama, Papa, Pindita, kumusta na kaya kayo? Miss na miss ko na kayo. At sana, mabawasan naman ang lungkot niyo sa pagkawala ko. Mahal na mahal ko kayo. Kwarto ni Bendita. Ito naman yung susunod ko yung sa sala. I'm sure pagdating ni Mama, ayos na lahat ito. Marshall? Tama kaya na umalis tayo, Mercedes. Paano kung bumalik sa agwa? Marshall, wala na si agwa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ginawa na natin ang lahat. Para kasing sumuko ako kagad sa paghanap sa kanya eh. Alam mo buong buhay ko. Ngayon lang ako nabingo kay Agua. Hindi ko ata mapapatawad sa sarili ko. Agua? Okay ka lang? Opo. Bakit di ka pa natutulog? Namimiss ko lang po kasi sila Mama at Papa. Nani Rosie, salamat po ah. Pinitira niyo ko dito sa bahay niyo. Mawawa ka naman. Ito na. Tulog na tayo. Ginawa mong lahat para protektahan siya. Pinalaki mo siya ng tama. Lahat ng oras mo, binuhos mo sa kanya. At minsan, dahil doon, nawawalan ka ng oras kay Bendita.
kakaiba si Ako. May special needs siya eh. Alam ko yun. Alam ko yun. Hindi kita sinisisi. Pero Marshall, wala na si Agua. Wala na si Agua. Pero sa kanya pa rin nakatuon ang pansin mo. Andito si Bendita, Marshall. At kailangan ka din niya. Ako magtatago nito. Puntahan mo na si Bendita. Please. Gising na. Ako, gising na. Good morning, Mang Ben. Good morning ka dyan. Okay ka rin, no? Ginawa mo pa akong unan. Sorry po, Mang Ben. Nabasarap na po ang tulog ko. Ako, bakit? Natin to. Oh. Nakalimutan mo na ba? Hindi pwede magtagal ito nang wala sa tubig. Ay, oo nga pala, Agua. Okay ka lang? Okay lang po, okay. O, pasensya na, nawala sa loob ko, ha? Sana sinabi mo, sana pinaalala mo. Ayoko po kasi maabala kayo. Naku, ano bang abala? Wala yun, anak. Rosie ko na bahala dito. Ben, bakit namutla ka? Takot ka, no? Namutla ako sa gutom. Pagkatapos ito, magluto ko na ng pagkain natin, ha? Aminin mo, nag-aalala ka dyan sa bata. Eh, siyempre. Nag-aalala ko din sa batang ito. Kapag may nangyari dito, tayo malalagot. Tapos yan, luto ka na. Okay ka lang ba dito? Opo, Papa. Ang ganda-ganda po nitong room ko. Thank you, Papa! Ano yan? Ito po, jacket ni Agua. Para kahit di ko siya kasama, pagkatabi ko to, kasama ko rin siya. I love you, anak. Bakit? Wala, Papa. Inisip ko lang, kailan kaya kita ulit makikita mag-smile? Hindi ko alam. Anak. Alam ko na. Papa, ano to? Hindi siya tao, hindi hayop, pero tumatakbo. Ano yun? Edi oras! O yan, Papa. Nag-smile ka na. Edi happy ka na rin. Agua, bakit? Namimiss ko ang pamilya ko. Pareho kayo ni Dali. Malayo kayo sa pamilya nyo. Bakit, Dali? Ikaw din ba nahiwalay sa kanila? Kawawa ka naman. Alam ko na, para hindi kayo malungkot ni Dali. Masyad na lang tayo. Saan? Sa dagat. Halika na! Tara! Thank you.
Dinamita ng mga mangingisda. Coral reef? Diyan kami tumitira. Kailangan namin yun para mabuhay. Ba't nila kinagawa to? Para may makain ng mga tao. Kaya lang, sumusobra na sila eh. Dahil sa pagdidinamita nila, namamatay kahit mga batang isda. Katulad ko. Kayo? Gusto niyo ho bang ipaghanda ko kayo? Sige. Ah, Sir Rosie. Huh? Nakatulog na po sa paghihintay. Pupunta. Eh di saan pa? Eh di mga isda. Mung Bin, huwag na ho kayong gumamit ng dinamita. Ay, bata, pinatira ka na sa bahay ko. Hindi para pakailaman mo ako, ha? Pero Mung Bin, baka mapahama kayo. Huwag mo nga pakailaman, ha? Mung Bin! Hoy! Ikaw doon yung umuwi! Basta, papakailaman mo. Mang Bin! Gagawan mo to! Kinuha mo sa akin ang anak ko. Kaya dapat ka lang basila! Kinuha mo sa akin si Lenlen. Dahon mo sa akin ang anak ko. Kasalanan mo lahat to! Nasa laot! Ben! Punta ito. Mo, Ben! Sino ka? Anong klase nilalang ka? Pare, nakita ko ba yung bata? Yung batang tubig? Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nang hanap siya! Pare, atong wala nga sa bata dyan eh! Hello? Ano niya?